Bagsak ang binigay na grado ni Vice Presidente Lenny Robredo sa War on Drugs ng administrasyong Duterte. Sa ulat ni Robredo, wala para 1% ng kabuuang konsumo ng shabu sa bansa ang naharang ng mga otoridad. Base kasi sa datos mula sa PNP Drug Enforcement Group, 3,000 kilo ng shabu kada linggo ang naokonsumo sa buong bansa. 156,000 kilo ng shabu sa loob ng isang taon. Mas mababa raw yan sa mga nasabat ng mga otoridad noong 2017, 2018 hanggang Oktubre ng taong 2019. Kaya dapat daw na itigil ng offline tokhang. Suwestiyon ng BICE, Dangerous Drugs Board, dapat ang mamuno sa ICAD imbis na PIDEA. Dapat magkaroon ng Anti-Illegal Drug Task Force. Tutukan din daw ang drug rehabilitation at i-certify as urgent na pangulang pondo para sa mga anti-drug abuse councils at offices. Failure talaga siya. Dahil yung kampanya laban sa illegal na droga, maraming aspeto ito. Masyado lang natutukan yung street level enforcement. Yung pagtugis sa mga maliliit na mga pushers at users. Hindi naman nagpapa-apekto ang Malacanang sa ulat ni Robredo. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kung meron mang kabiguan sa war on drugs, yan ay ang pag-upo ni Robredo bilang ICAD chair. She was threatening this report. She implied na meron siyang mga nandiskubre irregularidad. Nakala mo'y bombang sasabog siya. It's a dud. Wala naman siyang sinabi doon na bago. I think she just wants to be relevant.